Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoong muling nabuhay. At sumayin rin. Mga minamahal na kapatid, kapiling natin ang Panginoon, sama naman natin siya sa pag-aalay ng banal na misang ito. At upang sama natin ang lubos, iwaksi natin ang ating mga kasalanan, pagsisiya natin ang mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga, sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli siyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon, aking iyahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito, ang giliw mong ama habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayo, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama'y maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Doon, alam ninyong kung saan ako papatungo. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Pupunta, paano namin malalaman ang daan?
Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, aminin na ng bawat isa sa atin, bawat isa may kinatatakutan. Merong natatakot, sana ko kukuha ng pera para kakainin naming mag-ina. Sana ko kukuha ng pera para ibayad sa mga pinagkakautangan ko. Sana ko kukuha ng pera, baka ako'y magkasakit o nagkakasakit na nga ako. Hindi tuloy ako makapunta sa doktor. O kaya, mariwasa ka man. Tandaan mo to. Hindi ka pwedeng hindi matakot sapagkat hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Halimbawa, kanina paglabas ni Father Jun Sescon, ibinalita sa akin, "Bishop, alam mo ba, si Father Magbitang, namatay kahapon." Ha? Kako, kilala ko yun. Oo, yung parish priest sa Mary Help of Christians, 62 years old, wala namang sakit. Eh, naatakin, patay. Sino ang hindi natatakot? O magkaroon ng pambayad? O magkaroon ng kakanin? O magkaroon ng ipagbabayad sa doktor? O bandang huli? Sino ang hindi natatakot na mamatay? Totoo, marami tayong dapat katakutan at sa buong mundo, ang gulo ng mundo, tila gustong agawin ng China ang isang bahagi ng ating bansa. Nagkakaroon ng gera sa Israel, wala tuloy makapunta doon sa Holy Land. Doon naman sa Europa, nandiyan naman ang gulo laban sa Ruso at mga taga-Ukraine. Saan man magulo, paano kang hindi kakabahan? Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Anong lunas sa inyong pagkatakot? Ang lunas ay ito, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo kay Kristo. Magtiwala kayo sa Kanya. Yung isa kong kaibigang minamahal, alam po ninyo, nagkaroon ng cancer bandang huli. Naratay sa banig, 8 buwan. Ayaw niyang mamatay. Natatakot mamatay. Ngunit, bandang huli, sabi niya sa akin, "Kumapit tayo kay Jesus." At sabi naman niya doon sa pamangkin niya, "Inialay ko ng aking buhay sa Diyos." Namatay siya ng matahimik sa kalagitnaan ng gabi. Mapayapang umanaw sa Panginoon. Kung ikaw ay natatakot, sabi mo sa Panginoon, "Panginoon, hindi ko na kaya to. Ikaw na ang bahala. Ang dami kong kinatatakutan. Panginoon, ikaw ang magbigay sa akin ng kapayapaan at kataimikan, kapanatagan ng loob. Panginoon, nilalang mo ako. Mahal mo ako. Ako'y iyo. Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Nagtitiwala ako sa iyo." Sabi nga ni Jesus kay Santa Faustina, "Sabi mo sa mga tao, dasalin,
Jesus, I trust in you. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. At tayo, sabihin natin, sumunod kayo sa akin, Jesus Nazareno, aking Panginoon, aking tagapagligtas, nilalang mo ako, ikaw ang aking Diyos, mahal mo ako, aalagaan mo ako, ako'y iyong iyo, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong mga mapagpalang kamay. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, manalig tayo sa ating Diyos at Ama at sabihin natin, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway, akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig na mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo ang laging laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan. Kung saan inaasahan naming mananahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang humango sa dating pagmamumuhay sa sangkatawang namiasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap niyang itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na pala. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami'y minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iglesyang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mapubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos na kanyang inampon. Ngayon dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Thank you.
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi pananampalatayan ang iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin. Bigay po niyo kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lemenestue ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lemenestue. Sumunod po tayo.
aming sundin, ating dingin, ating ipapalakin, at announcement para sa pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at latatigit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ng pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na Abril 27, 2024, ito po ay Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na Servant Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, Abril 30, at ang misa naman ng pamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school
para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discounts sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, financial, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Dasarin Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit at nasagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyeg mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong kaligtas, ang iyong katugunan, at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga himayin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Pumayo kayo, nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.